Welcome back mga kabaryo sa ating Usapang Baboy. And ngayon po samahan niyo ako sa Batangas para muling kumustahin at bisitahin ang mga baboy sa CKC Farm. Ang CKC Farm ay dati na pong merong more than 100 na inhin. Pero sa samampalad ay tinamaan po sila ng ASF. Oh, and dahil po doon, nilipat po nila ang kanilang farm dito sa Tanawan, Batangas. And nagsimula po sila sa 40 na inhin mula sa kanilang partners. So ngayon po, nakailang beses na tayong nakapagpaanak dito sa mga initial na inhin. And tuloy-tuloy na po ang production ng farm. And kahit po yung lahi ng mga inhin dito ay naging chop suey na or iba't iba na yung lahi, ay naging maganda pa rin naman po yung mga production nila ng mga piik. So marami pa rin po ang mga ipinanganak na piik and magaganda pa rin po yung mga size na inilalabas nila katulad nito. Good job! So ngayon po, silipin na natin ang kanilang mga alaga dito and unahin na po natin dito sa kanilang farrowing section. And andito nga po yung mga buntis at mga nanganak na na inihin. Ayan, so ito po yung mga buntis pa nila. And ayan pa po, so malalaki na po ang tiyan. Nice. And then may makikita po tayo ditong parang trapal. Ito po ay preparation ni namang Felix kapag lumamig na talaga ang panahon. Ano po? So meron po yan kada pin. So ikinukumot po nila yan sa kanilang mga biik or dun sa mismo kulungan. And ito na nga po ang kanilang mga biik dito. Ang lalaki. Ngayon po ay October 21 pero ito po ay iwawalay pa sa October 26. So yan, lalaki po talaga. Nice. And ito naman po ay September 25 ipinanganak. So October 25, iwawalay na po sila. Ayan. Siguro ang mga ito po ay nasa approximately 7 kilos na. Pero iwawalay pa ito ng October 28. Yung mga nauna po siguro nasa 8 to 9 kilos na ang timbang. Say what? Ayan. So ito medyo maliliit pa. And iwawalay naman po siya ay October 30 pa. Although napansin lang po natin doon sa mga pinanak ni Mang Felix dito, meron pong mga 7, 6 na born alive, pero meron din mga 15, ano po. So hindi po consistent na marami pinapanganak kaya malaman nag-fostering dito. And then may mga nawalay na din. At balik po tayo sa mga suckling piglets. Ayan. So ito naman po ay nanganak ng 12. And ito po yung kasunod at mukhang malapit na siya manganak. So dapat po ay 2 days ago nanganak na siya. So ito naman po yung pinakabagong addition sa pamilya ng CKC Farm. At meron po ang inahin na ito na 9 piglets. Ayan. Okay, so lipat pa po tayo sa ibang buntis. And ito po. Ito po ay ilang dekada ng malaki ang tiyan pero hindi pa rin po nanganganak. Biro lang po kay Mang Felix. Nope! Ayan. So ito pa po yung mga buntis and meron pa po tayong 4 dito. Wow! Ayan. So marami pa pong nakapila na mga anak. So ngayon po, lipat naman tayo sa kanilang mga fatteners. So ito na po yung kanilang mga fatteners na panggera. And actually po ang mga ito po ay last batch na. Nakapagbenta na po sila ng maraming fatteners at ito na nga po yung huli na pambenta nila. So after po nito, nagbenta sila ng mga biik kaya wala silang mas bata dito. Okay, so ito pa. Ayan. So sa tingin ko po ay magkakapatid ang mga ito. Kasi magkakamukha naman sila. Ayan. At least po kahit medyo madumi, malakas pa rin po silang kumain. Good job! Ayan. So ito rin po, tingin ko magkakapatid din. Kasi magkakamukha pa rin.
Okay. So, wala na dito kasi nga po, nagbenta sila ng Bic. So, naputol ang kanilang partner production. And, ito na. So, ito po ay yung kanilang mga piniprepare na gilts. And, ito naman po si Mang Felix. Pagdating po sa recovery ng farm na ito, galing sa pagkakalugmok dahil nga po sa ESF, si Mang Felix po ay napakalaki ng parte ng ginampanan dito para sa mas mabilis nitong recovery. Ano po? Kasi talaga pong madami ng experience si Mang Felix at talagang magaan yung kamay niya sa pag-aalaga ng baboy, lalo na sa ating mga inhin. Good job! And ngayon po, ito pa yung ibang mga gilts na napili nila. At mula po dun sa 40 na pinagsimulan nila na inhin, itong mga ito po ang pang 80 na. So, magiging 80 na po ang kanilang inihin. And ito po mga gills na ito, mga upgraded na ito, dahil ang barako po na ginamit dito ay large white na GP. So, mas maganda na po ang mga lahi nito kumpara po dun sa mga initial na inihin na inalagaan dito. Nice! Okay, so ang mga ito po ay puti din ang breed. Hindi nga lang po masyadong halata. And then, ang mga ito po ay ilalagay dito sa mga bakanting kulungan na yan. So, yan po ang bubuo sa 80 nilang inihin. And konti na lang po at makukuha na nila ulit yung dati nilang population. Good job! Okay, so ngayon po, silipin naman natin yung kanilang mga inihin na talaga. Ano po? Mga buntis na inihin. So, dito na po tayo sa kanilang gestating section. Ayan. So, ito po mga ito ay buntis. Mga gilts po siguro ito na binuntis ni Mang Felix. Ayan. Medyo maliit pang katawan. Okay. So, ayan po. And then, yung ating mga inihin naman na matatanda na, ito naman po sila. So, ito na lang po yung mga inahin na natira mula dun sa initial na 40. Dahil karamihan po dun ay mga nakal na. So, ito na lang po yung natira and yung ilan sa farrowing pen. So, ito po yung mga napili na ni Mang Felix. Okay. Although, yung ginagawa pong pagpili ni Mang Felix ng mga gilts ay para po mapuno itong farm na ito para ma-reach nila yung target nila na sow level, ang pagkakaroon po natin ng gilt pool or laging mayroon tayong ready na replacement gills, ito po ay nire-recommenda rin natin para anytime po na magkaroon tayo ng mga defective na inihin, meron tayong laging handa na pamalit. Okay. Okay, dito naman po tayo sa kanilang mga pugo. Pasok muna tayo dito sa kanilang gate. Huh? Ayan, sayang naman po kung hindi natin gagamitin. Okay. So, aside po sa parami ng parami na nilang mga alagang baboy at mga inhin, ito pong kanilang mga pugo ay malaki na rin. Ano po? Sa ngayon po ay nasa 20 plus na and may parating pa po na 12,000 heads ng mga pugo. Ano po? So, ito po ang target po dito sa farm na ito ay umabot ng 50,000 na layer quails. Okay, muli po, bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Shan TV, CMA Agri TV, DIY and Farm, Sir Walter Ricana, Buhay Magsasaka TV, Ma'am G. Coronel from Cotabato, and Backyard Piggery and Tilapia Pan. And then mga kabaryo, abangan po natin next week kung sino po ang finally mananalo at makakuha ng ating papremyo na galing sa ating celebration nung ating naabot yung 50,000 or 50,000 na subscribers. And muli mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng pigrolat.